At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangsyam na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Pagkikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Iniligtas nila si Boy sa kape at natalo ni Pedro. Ngunit sinabi ng kapre na di siya nananakit ng tao at ang gusto lang niya ang maging kalaro at kaibigan niya. Isa-isa niyang pinaliwanag at nagmakaawa siya na huwag patayin. Pinaliwanag ni Pedro sa mga tao na gusto lang niya na maging kaibigan siya. At naging magkaibigan ang mga tao at ang kapre sa pamamagitan ni Pedro. Naging tahimik na ang baryo Talisog nang dahil sa maling akala nila sa kapre. Gayon, tahimik na aalis sa lugar na yun si Pedro at pupunta na siya sa Santa Abi at Alis na daw si Kuya Pedro. Kuya, hindi ka na talaga papipigil? Eh, kahit gusto ko, pero may dapat kasi akong gawin eh. Alam mo na, hahanapin ko ang aking ama. Kuya, maraming salamat sa pagtulong mo sa amin ni Nene ha. At sa pag-intindi mo sa bagay na di dapat husgahan ang isang nilalang. Salamat din, Pedro. At ngayon, marami na akong kaibigan. Masaya pala kapag marami kang kaibigan, hindi ba, Pedro? Oo. At ikaw na ngayon ang kanilang tagapagtanggol dito sa Baryo Talisod. Oo. At aasahan mo na tutulungan ko sila at mamumuhay sila ng payapa at masaya ang katulad nila. Paano? Di na ako magtatagal. Mag-ingat na lang kayo dito at magtulungan kayo. Oo, Pedro. Salamat at asahan mo. Kuya, tutulungan ko sila. Mag-ingat ka palagi ha. At sana mahanap mo na yung ama mo. Salamat uli sa kabutihan mo sa amin, Kuya. Walang anuman. Sige boy, alagaan mo mabuti ang mga kapatid mo ha. At mamuhay kayo ng masagana. Siguro, kung ikwento ko sa amin ang nangyari, walang maniniwala. Sino bang maniniwala na may kapreng umiiyak? Wala. Dahil lang tingin nila. O tingin nila sa kapreng ay masama, nananakit. Pero ang tunay, mabuti siyang tao. At sa itsura lang niya makikita. Pero sa totoo, ang kabutihan ng kalooban niya, di nakikita yun sa panlabas na inyo. Di nakikita yun sa panlabas na inyo. Paano kaya ito? Sa paglalakbay ko ulit, ano na kaya ang magiging kapalaran ko sa Santa Ami? Pedro, tama yung sinabi mo. Hindi makikita ang kabutihan ng isang tao sa itsura, kundi sa kaibuturan ng kanyang puso. Pangit man sa paningin natin, pero busilak ang puso, katulad ng kapre na yun. Oo naman, kasi may narinig ako minsan sa mga tao. Ang sabi, kahit pangit man sa paningin, nakakabuntis naman. Di ba? Aray ko. Ang dami mong alam, Mariko. Saan mo natutunan yan, ha? Aray ko, ang sakit naman. Masakit yun. Ito to naman yung narinig ko sa mga tao, eh.
pangit man daw sa paningin, nakakabuntis din. Tumigil ka dyan! Gusto mong gawin kitang palaka? Ay, naku, ayoko. Naku, ayoko. Sige na nga. Titigil na nga ako sa kadalaldan. Ano yun? Nakakatakot. May kumakalskos dun. Ano kaya yun? Teka, titingnan ko. Hindi. Isang... Ha? Wag! Wag! Mawa ka! Wag! May pinatayang irasa ka ni Chan. Grabe talaga. Anong nangyari dyan? Pedro, huwag ka nang makialam dyan. Nagamit mo na yung isang hiya. Ay, manabang, sumalaki na naman ang aswang. Yung manang gaw. Baka nagutom mo naman, pumatay ng gaw. Halika na, Pedro. Halika na. Tutuluyan tayo dito. Nakaalis na pala yung jeep na pupunta sa Santa Ami. Ay, nako. Salamat at makakapagpahinga rin tayo. Alam nyo, naalala ko ang lola at lolo ko. Sigurado ako na alalang-alala na sila sa akin. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, makikita mo na sila at maililigtas mo na rin ang iyong ama. Alam mo, Pedro, may naisip akong paraan. Oh, anong paraan ang naisip mo? Ganito, oh. Sasayaw ako. Ganito. Ay, nako! Ang dami mong kalukuhan! Ay, halika na, Pedro. Magpahinga ka na. Na lang may telepono dito. Tatawagan ko si Reyna. Ah, miss, pwede bang magagamit ng telepono? May tatawagan lang ako. Okay. Hello? Hello, Reyna. Naku, butit nasagot bagad ang tawag ko. Alam mo, ang dami kong ikikwento sa'yo. Oo naman. Oo, kwento ko sa'yo pag nakita ko na si Itay. At makausap ko na yung babaeng hinahanap ko. O sige, nakatingin na yung babae sa akin. Nakigamit lang ako ng telepono niya. O sige, bye. Ah, miss, salamat pala sa telepono na ginamit ko. Ako nga pala si Pedro. Nakita ng two eyes ko na nag-effort si Pedro na makilala yung babae. Eh, ano ngayon? Parang nawalan ka ng ilang perlas dyan. Kakainis. Pero maganda yung babae, ha? May tsura siya. Sa ganda niya, narinig ko na Aurora ang pangalan ng babaeng yun. Mariko, alam mo ang pagsama natin kay Pedro dahil sa mission niya, hindi ang lumande. Eh, bakit?
Ano ba ang meron sa kanya na wala ako? Sige nga. Tinatarong mo? Ano ba? Di, ang ganda niya siguro. Kayo ah, nakaka-offense na talaga kayo ah. Nakaka-hate. Nasasaktan ako. Ay, wala akong sinasabi na hindi ka maganda. Ang sinasabi ko, iba ang panlasa ni Pedro sa isang babae. Alam mo, feeling ko, di napapansin ni Pedro ang kagandahan ko eh. Kaya kailangan na mapansin niya at magpapapansin talaga ako sa kanya. Hay nako! Tingkilan mo na nga yung pantasya mo. Mapapahiya ka lang sa kanya. Mahal na rin na naman. O diba? Maganda si Aurora. Hay nako! Ipapaalala ko talaga sa kanya at ipapamukha ko sa kanya na mas maganda ako sa kanya. Maputi nga lang siya. Siguro dahil alaga siya sa sabon. At ipapamukha ko sa kanya na mas maganda ako sa kanya. Kahit maputi siya. Eh siguro, alaga lamang siya ng sabon kaya maputi at makinis ang balat niya. Eh ako, alaga naman ako ng mga dahon sa kaharian natin, di ba? Nakakatuwa ka talaga, Mariko. Tumigil ka na nga dyan. Alam mo, ang ganda ni Aurora. Eh, bakit ang suplada ng babaeng yun? Baka walang naniligaw dyan. Sayang ganda niya. Pare, meron. May naniligaw. Pero laging nilulugo eh. Yung isa nga, malapit ng kasal. Tapos nung nalaman niya na nakabuntis pala ng ibang babae yung lalaki. Kaya yun. Eh, umayaw bigla. Kaya siguro natrauma na yung si Aurora eh. Kaya ilag na sa mga lalaki ngayon. Ganun ba? Kawawa naman siya. At laging niloloko ng mahal niya. Oo nga pare. Eh, sayang ang ganda. Eh, tignan mo. Napaka ilap naman niya ngayon sa mga lalaki. Baka ikaw... magusto ang kanya. Basta, gumawa ka ng buti. Eh, pogi ka naman eh. At sigurado ako, magugustuhan ka niya. Kawan naman, tumigil ka nga. O, sige, meron pa kong gagawin sa silid ko. Ha? Oy, kapag nabuboring ka, punta ka lang dito ka. Para may makakwentuhan naman ako dito, ha? Punta ka lang dito. Tulog si Reyna. Ngayon, may gagawin ako. Tatakas ako para puntahan ang silid ni Pedro. Ayun si Pedro. Tulog na tulog siya. May gagawin ako. Gagayumahin kita, Pedro, ha? Mananaginip ka, ha? Halika, yakapin mo ako. Sige na, kiss mo ko. Hay! Bakit ka nandito? Ano bang tingin mo sa akin? Nagulat tuloy ako sa'yo. Ganon? Iba siguro ang nasa isip mo. Sige na nga. Alis na nga ako. Pinagtatabuyan mo ko eh. Hindi, alis ka na dito. Matutulog na ako. Thank you.
Sandali lang. Sino yan? Ako ito. Magbibigay ako ng tuwali, ha? Salamat. Eto. Di naman ako nag-order ng tuwali. Peace offering ito. Libre. Ano ito? Pedro? May uumpisan tayo. Ha? Uumpisan? Ano yun? Sabi ko, kung may gagawin tayo, ito, gagawin natin na palitan ang kobre kama. Ah, okay. Kala ko kung ano na. Ah, pero halika, umpisan na natin. Pedro, anong ginagawa niya dito, ha? Ah, wala. May sinasabi ka? Ha? Ah, wala, wala, Aurora. Kung hindi mo yan paaalisin, sasamain ka sa akin. Paalisin mo yan. Gusto mo? Gagawin kong sabon yan, ha? Kaya paalisin mo yan. Aurora, matatagalan pa ba yan? Kuhan, bakit? May gagawin ka? Ha? Wala. Kasi... Alam mo, nakakapagod ang trabaho ko. Pedro, hihiga ako dito, ha? Pedro, inaakit ka niya. Hindi mo ba nahahalata? Tanga ka lang. Pedro, tulog ka na. Magtabi tayo, ha? Kasi may gawin pala ako sa labas. Nawala ang antok ko. Sige. Pero sobra pala ang kalandian ng babaeng mo. Ay nako, hindi ko lang napigilan ang sarili ko kanina. Gusto ko na siyang sapakin eh. Sobra na siya kung mangakit. Oo nga mahal na Renay. Sarap imagine gawing janitor fish. Pero teka, akala ko hindi ka galit. Bakit nagagalit ka ngayon? Ayoko lang kasing mapahamag si Pedro. At isa pa, may mission pa siya. Nako, mas mabuti pang ako ang makakatuluyan ni Pedro. Ayoko din! Iniisip mo ba na pwedeng mabulilyaso ang misyon ni Pedro? Ganun ba? Tuloy! Ikaw pala, Aurora. Bakit? Aalis ka na? Sayang naman. Magpapasama sana ako sa iyo sa bayan eh. Alas 9 kasi ang pagpunta ko sa Santa Ami. Baka mawala na naman yung sasakyan. May sasakyan naman ng alas 2. Sige na, samahan mo ko. Tamang-tama. Kasi medyo kailangan ko ng kasama. Sige na. Sige. Talaga? Lagay ko itong pampatulog sa pagkain ni Pedro. Tiyak, di na siya makakaalis sa lugar na ito. Ibibigay ko na yung kakainin niya. Pagkain mo. Salamat. Kumain ka lang ng marami kasi malayo ang lalakbayin mo.
Kain ka lang. Masarap yan. Ako ang nagluto. Sana magustuhan mo, ha? Salamat. Eh, talagang gutom na ako eh. Ah, inom ka muna. Baka mabulunan ka. Oo. Masarap ba? Ah, ang sarap ng luto mo, ha? Ah, deka, bakit? Bakit ganito? Parang nahihilo ako. Pedro! Magtagumpay kaya si Aurora sa balak niya kay Pedro. Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.